Halo guys, good morning, good evening. Kumusta, kumusta? Kung saan man dako? Tayo sa mundo, nandito. Kwento-kwento. Habang nagtatrabaho, kwento-kwento. Para maibsan ang lungkot na nadarama namin, nandito kami sa ibang bansa. Malayo sa pamilya. Malayo sa ibang pamilya. Malayo sa mahal sa buhay. Sa lahat ng mga OFW, kapit lang. Kapit lang tayo. Manalig sa Diyos. Hello, umpisahan na natin. Larga, bula. Okay, meron lang kaming ano, meron lang kaming gustong iambag sa aming bansa. Siyempre, Pilipino. Hindi maiwasan na, you know, makapanood ng mga balita. Mga ano ni Tatay Digong also, Easy Man News, Easy Inay News, at saka Larigadon, mga ano ba na mga mapagkuhana ng ano, matibay na source. Pinto-pinto para hindi mantok or you know, bago kakain ng tanghalian, pinto-pinto muna kami. Mayroon lang kaming narinig kay, ano, napanood kay Attorney Gadon na nagpayo kay President BBM na huwag pumunta sa Amerika. Ang masasabi lang din namin, anong masasabi nilo? Na? Huwag na talaga siyang magpunta dito kasi na yung Prime Minister, former Prime Minister ng Japan, binaril. Binaril. Was assassinated. Delikado. Delikado, yeah. Delikado. Mga taong, mga mababait na nagbilingkod sa bayan, na ano na tinatarget. Tinatarget, yeah. Yun lang talaga yung masasabi namin na hindi ikaw, Pangulong BBM, dyan ka na lang sa Pilipinas. Muna, huwag ka na munang gagala dahil marami kang kalaban. Maraming kalaban ang basta politiko ka, hindi ka nila titigilan kahit saan ka man magpunta. Kaya ingat-ingat lang, wala kang laban kung pupunta ka ng Amerika. Kahit marami ka pang guard, hindi natin alam anong sabi ni Attorney Garon, maraming totoo yun. Kung anong sinabi na Attorney Gadon, totoo yun. Totoo yun, Attorney Gadon. Nangyayari talaga yun. Nangyayari yun. Bawa ako sa'yo. Salamat sa payo mo, Attorney Gadon. Mabuhay ka. At saka ano, sa mga nakasamahan, mga gabinete member ni, hindi na kami magtatay dahil ano, 65 na yan si ano, President BBM. Pre-BBM na lang kami. Nasanay kami ng Tatay Digong eh. Pero, ayan, nanahimik na si Tatay Digong kasi marami na siyang na-accomplice. Maraming salamat sa'yo, Tatay Digong. Maraming ano, maraming mga kalaban na ayaw pa talaga nilang mag-exit. Natalo na sila. Yun ang katotohanan. Hindi yun mano, hindi mo yun maiwasan na marami pa talaga sila. Ayaw nilang tumanggap ng, talo na sila, ganun ba? Wala sa kanila yung siguro yun na kailangan talaga pag tumakbo sila, panalo sila. Ganun siguro yung ano nila. Kasi hindi na nila magagawa yung mga Kasi hindi na nila magagawa pala yung gagawin nila. Ayaw, hindi na. Wala na sila kapangyarihan. Oo, natanggalan na sila ng ano, sungay. Hindi na sila, hindi na nila kayang gawin dahil
sila yung nasa kukulin eh. Hindi na nila magawa yung gusto nila. Oh, see? Maraming mga ano dyan, mga politiko na ayaw kay PBBM, ayaw kay Duterte. Eh, yun pala, may ginagawa. Oh, ayan. Anong news? Nabalitaan lang na kapatid ni Ricto. Yung si Ricto yung nagsasabing, sinitor yung si Ricto, yun yung nagsasabing, pakawalan nyo sa dilima. Oh, see? Bakit? Ano yun, Ricto? Anong ibig sabihin mo pakawalan sa dilima? Bulag ka pala. Bulag kayo. Hindi nyo nakita kung anong pinagagawa ni dilima. Tanggalan mo nga ng truso yung mata mo at makakita ka. Baka may na malaking truso sa mata mo, tanggalan mo muna. Alam mo kung anong pinagagawa ni dilima. Kayo talagang mga oligarchs kayo. Ayos talaga din yung manahimik na hindi kayo mahiya, mag-ano kayo ng babae na yan na alam naman ninyo na ginagamit ni Dilima yung kapangyarihan niya habang DOJ secretary siya. Anong, kung ano yung mga testimony ng mga preso dyan, totoo yun. Balik ko na naman yung ano, sinabi ko na sa yung vlog ko na before si Tatay Biggs nanalo. Pero alam na ni Dilima na parang manalo to. Dahil sa mga kampanya, Didigong, hindi mahulugan ng karayon. So may kutob na siya na manalo si Digong. Habang siya ang Secretary of Justice, maiba na na ito kasi hindi na, diba? Habang siya ang Secretary ng Justice, nakita niya yon na si Digong habang nagrarally. Hindi mahulugang karayom yung mga tao dyan sa kanya, sumusuporta. So, may pangamba na siya na manalo ito. So, ayan. Gumawa siya ng inspection kunwari. Saan? Saan siya gumawa ng inspection? Sa Bilibid. Yun pala, may mga transaksyon siya doon. Nangihingi pala siya ng mga million-million doon every week. Ayon sa testimony. Hindi ba namin tumano kung walang testimony? Sa Senado, sa Kamara. Bago yung nangyari, nag-inspection muna siya. Pinagkukuha niya, kunwari yung mga, alam niya yun, na mayroong gumagawa ng mga, may nag-concert. Nag-concert pa nga siya doon eh. Si Dilima, nagkanta-kanta pa nga sa loob ng prisuhan, di ba? Sino kasama mo doon? Nagkanta-kanta nga nga. Ano doon? Anong kinanta mo doon? Nag-concert ka pa doon. Ito si, pati yan si ano, pati yan si Gaga Star na si Sharon Tunita. Nag-concert siya doon. Nag-concert yan doon. Eh bakit ba inalaw ni Dilima? Bakit inalaw yung prisuhan na ano nga nag-concert? Eh kasi nakatira sila. Anong sabi ni Kulanggo? Track-track yung bear pelse na pinapasok. Track-track ha? So magkano ang bill pelse? Sabi niya sa testimony. 1,000 isang... Kumikita siya ng malaki. Kumikita siya ng malaki doon sa loob. Kasi ang mga priso na mga... Yeah, mga higanting priso doon na maraming tira. Yung mga Japanese... Oh, no, Chinese. Chinese ba yun? O Taiwanese? Bacha Chinese ang nanay ko. Bumibili yan. Ayun sa testimony ha. Hindi kami nagsabi ng wala sa ano. Nandyan pa yan sa YouTube. Kaya nag-inspection yan si Dilima. Kumuhari, inspection siya, kinukuha niya mga tira, mga rilo na mamahalin, kinukuha ng mga tauhan ni yung mga lovers ni Dilima. Mga lovers kasi, sabi nga ni Dayan, inuubos na nga sila eh. Hindi ako magsabi, kung hindi si Dayan nagsabi, Jose, sabi ni Dayan, inuubosin mo yata kami, Jose. Malambi talaga yung gurang na yan din, kahit pa paano. Binahayan pa nga si Dayan ng mansyon, dalawang mansyon doon sa ano nila, lugar. Pero deny na deny si Dilima na hindi sa kanya. Kala niya, maisahan niya si Digong. Alam mo Dilima, matalino si Tatay Digong kay kasasayo. Bago si Digong nagsalita ng ganyan, tapos ng investigasyon. Deny ka pa talaga, deny to the death, pastilan.
Ayun na, dinay-dinay kayo. Tapos itong si Rito ngayon, pakawalan si Dilima. Oh, pakawalan. Eh, yung kapatid mo na huli ngayon, ano sabihin mo? Pakawalan din. Ano ka na, sinaswerte ka. Bodyguards ka ng animal ka. Wala kayong pinta na mga... Ay, alam naman natin talaga ang kulay nila noon pa. Kabilma Santos, ganito tatakbo ka, wala ka na. Alam na ng taong bayan, oligarchs. Mga oligarchs, mga artista, mga oligarchs yun. Na ikaw tumakbo pagka ganyan, kasi laos ka na. Tumakbo ka na pag ano, dahil laos ka na, hindi ka na mabinta sa movie. Lalo na ngayon, wala na nga din. Balik ka natin sa Dilima. May pa-weaving weave pa sa kamay itong anak ng sindikato. Pag-aalis talaga siya doon. Eh, nandun siya kasi may sakit ka siya sa kuday niya. Nakasakit lang. Kaluoy ko. Pero, magbayad talaga kung may ano. Ang buhay niya, isa lang ang buhay ni Dilima, pero marami siyang nabiktima. Mga bata pa. Siyempre, ang nabiktima sa droga, mga bata pa. Mga nasabi ni Tatay Digong. Kung ang isang pamilya umalis ng bansa dahil naganap buhay, eh, makita ng mga ano, iringan nila yan, na yan, abroad ang mama niyan, abroad ang papa niyan. Biktimahin natin yan kasi makabili yan ng droga. Ayan! Hindi, toto, salita. Tatay Digong yan. Ayun ang nagawa mo, Dilima, kaya yung buhay mo hindi pa sapat eh. Maswerte ka kung isilya elektrika ka dahil matapos na ang buhay mo. Kasi hindi ka masilya elektrika dahil sa gagawan mo, walang silya elektrika, magtiis ka. Dahil sa sunod na pangulo, si... Matay siya sa gulong. Oho, si Sara Duterte. Talo na nga kayo eh. Talo naman kasi mga lutang. Tumakbo pa naman ang lutang. Sinadya yata yan ng mga ano, nalutang yung ilagay nila para inject, ano ba, yung gawin nilang puppet, itong gawin mo, ganito, ganyan, ganire, maghami-hamihan ka, ganun. Sabihan mo sa pension na you're in a good place, o ganun ba. Ayan, sinadya yata nila, nalutang yung ilalagay nila sa... Kasi nga, magiging puppet nila. Kaya magiging puppet nila. Kasi kung, hindi naman kasi kapayag yung hindi lutang. Ikaw ba naman papayag ka maging presidente tapos wala kang desisyon sa sarili mo? Hindi yung papayag. Maliba na lang kung lutang ka sa gaya ni Lino. Papayag si Lino dahil lutang naman. Kaya ang Pilipinas, sa tagal ng panahon, walang asenso. Paano? Naglabasa na lang ang mga tao na OFW para mabuhay din sila. Dahil wala na ang Pilipinas. Wala na. Pagilip. Kaya, gracious, gracias sa Diyos na si Tatay Digong tumakbo at nanalo. Ayun, nilinis niya ang drugs. Pero kahit pa paano, mayroon pa yung mga demonic na natira. Ayaw pa rin nila. Manahimik. Hanggang mauubos yata sila kasi ubusin talaga kayo pag ayaw ninyo yung mga kinik. Ayaw niyong tumino, ubusin talaga kayo. Ganun talaga pag ano ka na sa drugs, hindi na yan mawawala. Ano sabi ni Tatay dito, wala ka na. Tortured na ang brain mo. Hindi ko alam kung ito si Dilima nagda-drugs o hindi. Baka gumagamit yun. Eh, pumunta yan sa kubong ni Sebastian eh. Silang dalawa lang doon. Eh, ikaw ba naman priso, hindi ka titikin. Bahala na tuyot, basta mayroon. Diba? Pumunta yan. Sinubaybayan ko lahat ng mga ano ni Dilima. Sinubaybayan namin. Pati anak pa ni Dayan yung kalabers niya. Nag-text pa siya doon. Anak ni Dayan, ay, yung anak ni Dayan, nag-text. Imbis na pasukuin, siya pa ito yung DOJ, siya pa yung lumabas sa batas. Palagi nga yan lumabag sa batas. Sabi pa sa text,
Huwag mo ipapuntahin sa ano, hearing yung papa mo, pagtatawanan lang kami. Alam na niya, pagtatawanan sila sa ginawa nila. Dahil DOG ka na. Jose, nagsabi pa naman siya na, may pagkabubo din, lotang yan si Bilima. Inaksip niya doon eh, may relasyon sila. Ano, si Dayan, 7 years daw sila. Sus, ginagbabalik niya yun ni Dayan ah. Pero sabi nga ni Dayan sa kanya, eh nag-ano na sila, nagkalabuan. Kasi uubusin ni Bilima ang mga aid niya. Mga gwardiya niya uubusin ni Bilima. Yun ang testimony ni Dayan doon. Di nagsilo si Dayan, uubusin niya naman sila na at saka mas bata pa sa si Janelle. Janelle! Ganun pa daw. At saka hindi lang si Janelle. Grabing tira pa na yan sa ano. Milyon-milyon ang tira. Tapos sabi pa ni Kulanggo, pag hindi siya nagbigay ng tira, ilalagay siya sa iba na naman para hindi makanegosyo. Grabe ka, Dilima. Grabe ka talaga. Tapos gusto mo pa ang ano, gusto pa ni Rick ko, napakawala ko ka. Yup, marami pa. Wala kayong masilbi. Nagsinador lang kayo dyan para makagawa kayo ng gusto niyong gawin. Yun lang naman. Para kaya niyong gawin kung ano niyong gawin, anong gusto niyo. Corruption. Mga korupsyon. Magawa ninyo kasi na, sinador nyo kayo lang. Kaya kamo tumatlo ng senador. O, pati yung si Gordon. O, malaking ano yan si Gordon? Malaking kurako. Ayan mo, Gordon. Hintayin mo. Ikaw, tumanda ka na lang dyan. Lumaki ng itoka mo dyan sa pagka-senador. Wala kayo nagawa. O, sabi yung tatay di go. Wala kayo nagawa. Gusto lang talaga ninyo manungkulan dyan sa bansang Pilipinas dahil sa pira ng taong bayan. Yun lang. At kapangyarihan. Kapangyarihan. Na mayroon kayong kapangyarihan. Yung mga ano dyan, yung mga kurakot dyan, humihina na sila. Dahil wala na. Dahil sa isip-isip, talo na talaga tayo. Ayun na, nagkita yung kapatid ni Recto. Ano ang masasabi mo, Recto? Ha? Ano masasabi mo? Sabihin mo na naman, pakawalan yung kapatid mo, ha? Babantayan niya namin. Marami pa, si Lenny Lugaw. Yung supporter niya na ayaw ka lang tumanggap ng ano? Ayaw tumanggap ng pagkatalo. Naglalagay na ng silyo ng pagkapangulo. Umayag naman si Lutang. Ayaw talaga niya maniwala na talo na sila, no? Yeah. Nananaginip ba kayo ng gising? Nakatulala lang sa hangin yung mga tao na yan. Tama na yung nakaupo ka kunwari pagkaba, DC. Kahit, ayan. Makukulong yan si Lini, sabihin ko sa'yo. Kahit wala kang ginawa kung hindi bumabatikos at sinisiraan ng Pilipinas sa ibang bansa, yun lang kay Lini ginawa eh. Sinisiraan ng bansa sa ibang ating bansa, sa ibang bansa, ibang lahi, habang vice president siya ni Tatay Lingon. Pero kahit ganun, tabang, arangkada lang si Tatay Ligong. Walang suko si Tatay Ligong yan. Kahit ginagawa niyang nakatawanan yung bansa niya dahil sa kanya. Siyempre, ikaw pa naman vice. Pangalawang pangulo ka ng bansa. Kahit pa hindi ka naman ano, ikaw yung nakaupo doon. Ikaw yung inano dahil ka nga, sabi niya, ikaw daw nanalo eh. Sige na nga, ikaw nang nanalo. Pero ano ginawa mo? Bumabatikos, o sinisiraan. Gising na, Lini Robredo, huwag kang pagamit. Pagamit na kasi. Pagamit sa ano? Pagkatao mo dahil may sarili ka rin ano, may sarili kang
May sarili kang kaluluwa, kaya huwag kang pagamit. Wawa ka naman. Kasi siya, binabayaran mo siguro siya. Saka binabayaran yan. Kaya pwede sa kanya magpagamit, may kapalit na pera. Yeah, may kapalit na pera. Paano pala sweldo mo? Bakit nakapag-aral ka ng anak mo sa New York? Ngayon sa kaalaman ninyo, mga friendship, napakamahal ang New York. Pag-aaral dito sa US, napakamahal. Magkano pa lang sweldo mo, Lini? Saan galing yung tira mo? Ha? Anong ko sa'yo, saan galing yung tira ninyo? Ba't mag-aaral mo yung anak sa New York? Mahalin pa yan, ha? Kaya kayo ganun. Kasi ang negosyo ninyo, wala na, tudas na. Yung mga pagkikitaan ninyo na malaki, wala na. Siyempre na, mga ano yan, mga sindikato yan. Hindi naman ako magsabi ng ganun kung si Tatay Digong hindi nagsabi ng ganun eh. Lahat na ano na kayo, nabisto na. Yung kapatid mo na dito sa US, ay hindi, brother-in-law mo nagtatago. Bakit? Bakit siya nagtago? Pauwiin mo nga dyan sa Pilipinas at nang malaman talaga na pagtago yan. Anong sabihin, bulag yan, hindi magkagawa ng kasalanan. Pinatago lang niya ang kasalanan niya at pagkabulag niya. Mas lalo siya magbubulag. Naniniyasa kasi kayo eh. Wala ng pag-aaral nyo. Mabayad lang. Kayo lang alam. Aturni, paturingan kang aturni. Hindi ka marunong. Ang dami mong palpak sa kananay mita. Hindi ka marunong. Aturni ka lang bayad. Aturni ang bayad kayo nag-graduate. Artista din. Diba no? Yeah. Kasi nga, wala na yung ano nila, istasyon nila. Gusto lang mabalik ang istasyon nila. Siraan ang pang-gobyerno. Wala naman silang alam sa... Ang alam lang naman nila, mambubuli, kagaya niya no. Vice ganda. Kumikita rin sa pangbubuli. Buli pa more. Yung lang naman ang alam ni Vice Ganda eh, magbubuli. Eh, kumikita ng yung paklimpak na yung pangbubuli. Kapaga, di yan kumikita si Vice Ganda kung hindi masaktan ang damdamin ng tao. Lagyan natin ang ano isa dito. Hindi yan kumikita ng ano, sarili niyang wala siyang binubuli. Ganon si Vice Ganda. Tapos, batikos dito, batikos doon. Walang katapusang batikos. Nakakala niya, siya yung hari dyan sa mga kabayo. Kala lang niya yun. Kala niya sa yung hari ng mga kabayo. Sino nagsabi yung rabbers? Kaya binabarubal ka palagi dahil sa ugali mo.
marami pa sila. Nandiyan pa si Kukwang, pasaway. Iniwanan lang apam niya. Galit na sa mundo. Iniwanan ng apam, galit na sa mundo. Ay, sali pa niya si Bibiin. Kasali pa niya yung gobyerno pambabatikos. Maganap buhay ka na lang, Kukwang, ng maayos. Saka yung bunganga mo, tigil-tigilan mo. Para naman may makagusto sa'yo. At tuluyan ka ng pagkasalan. Kung hindi ka pa pinakasalan ng apam mo, baka sa sunod ng apam mo, pakasalan ka na. So mag-alala, makakuha ka naman ng sustento sa lalaki dahil karapatan ng anak mo na makatulungan ka ng buhay niyan. Tinatago-ta, alam namin tinatago-tago mo yung nangyayari sa buhay mo, pero hindi lang ikaw nangyayari, hindi lang ikaw ang ano, ganyan, marami, pero yung isali ang pang-gobyerno sa ano mo, yung dahil ano ka sa buhay ngayon, dahil irritable ka, ano pinagbabatikos mo sa gobyerno, dahil lang yan sa ABS-CBN, tigilan na ninyo. Para kayong makuha ng ibig-sabihin. May kasalanan kasi ang ibig-sabihin, kaya ganun. Marami pa kayong mga artista, mga pasaway, hindi lang ikaw. Batikos kayo, kala nyo, may naambag kayo. Pati yan si ano. Yung si Tuyot na sino yun? Mystica. Hello? Papapansin si Mystica. Kasi wala na yung magpansin sa kanya, papansin na lang siya. Sabi ni Blackbird, tuyot ka na raw, Mystica. Kaya tigil-tigilan muna na magpapansin sa tao. Na kung ano ka sa gobyerno. Wala ka namang naambag. Ang ambag mo lang yung patuwad-tuwad sa entablado. Yun lang. Anong kaya ginagawa mo? Wala naman yung pinta. Siyempre, tuyot ka na ngayon, so wala nang magpansin sa'yo. Ngayon, magpapapansin ka. Babatayin ko siya para pansinin ka ng 31 million. Tumahimik ka nga. Wala nang bibili sa'yo. Gilan mo na lang pambabatayin ko siya dahil wala na kayong ano. Kayo ni Juan Coco Martin. Tumahimik na lang kayo, trabaho na lang kayo. Nawala na siguro din. Yung mga pasaway, kasi takot mawala ng pera, dahil nga, siyempre, ang akala nila, yung ano ba, walang katapusang ganyan agos ng pera nila, akala nila, tuloy-tuloy na sa undawi. Alam naman lahat-lahat natin na may hangganan ang lahat. Yung sinabi na, ano, ipasabihan na, walang forever. Diba? Walang forever. Pero bakit sila nag-aasta na parang may forever? Ano na lang iba, batikos nila? Mag-perform na lang kayo dyan. Mag-drama-drama na lang kayo. Yung drama ninyo sa buhay ninyo. Ano naman babatikos? Umulong na lang kayo. Kagaya ni Tatay Digong, Maroon Duterte Kitsen, gagawa din kayo ng ano? Para ma-impress ang mga tao sa inyo. Dami niyong pira, milyon-milyon. Bili lang ninyo mga... Bili kayo ng midges na tag 1 million. Bili kayo ng panty na tag 1 million. Bili kayo ng bag na tag 1 million. Eh, kung... Ano na lang ninyo, yambag na lang ninyo sa mga tao na walang nakakain, nasa ano, lansangan. Gawa din kayo ng celebrity food for free. Diba? Gawa kayo ng ganun. Celebrity food for free. Hindi nang palagi nilang batikos, batikos, batikos. Wala nang katapos ang batikos. Luluwa ng mata mo, bais ganda ka, batikos. Kaya na, natapos na yung kaligayahan mo. Natapos na yung... Sabi ni ano na ni Tiguloy,
dana. Alam niya na nananagin sa loob. Alam na niya. Alam niya, wala na dito eh. Tinignan niya, wala na. Baka tinignan din niya yung likuran. Oh yeah. Kayo din, oh. Nung kung tatay hindi kong noon, their tickets, ano ba yun? Ano ba yun? Pagkain ng ano ba? Duterte Kitsin. Duwa din kayo, celebrity kitsin, oh. For free. Diba? Matutuwa pa ang mga tao sa inyo. Dadami pa yung mga fans nyo. Dadami pa ang fans nyo. Babalik pa yung followers ninyo. Kaya ngayon, alam naman niyo, nabawasan ko yung followers eh, dahil sa kagagahan ninyo yung kagaguhan. Tapos yung... Tingnan mo yung concert mo, hindi natuloy. O, walang nanood. Yung sabi mo lang, postpone. Wala nang postpone sa army. Kasi wala nang bibili ng ano mo, ticket. Sino magpunta doon? Alam mo ba na 31 million kasama yun? Na sana manunood sa concert mo kung ikaw pa ay... Diyan pa? Kung hindi kayo na gano'n, hindi kayo nag patikos-batikos kung anong sinasabi ninyo, sisiraan at sisiraan ninyo ang gobyerno kahit na maganda naman ang ginagawa. Wala kayong ambag sa taong bayan, eh yun na lang siguro, gawa kayo ng celebrity food for free. Lahat free doon. Punta lang kayo kain silang gutom. Ganun! Maglagay kayo ng matauhan nyo dyan, oh. Ito yung ano, pagkain today, pagkain bukas. Hindi kayo, mga bag ninyo, mga milyon, papakita, magsyuntasyon, mga damit, tagang milyon. Diyos ko! Hindi yun ang gusto ng Diyos. Hindi yun ang gusto ng Diyos. Sa totoo lang. Kasi hindi naman madadala yung mga ano diyan. Kung sakaling darating na si Kristo, hindi niyo madala. It's already there, Daddy. Okay. Hindi madadala ninyo yan. Oh, go get your wallet. Madala yan sa impyerno kung saan kayo pailagay sa Diyos. Kaya, tulong na lang kayo. Bili kayo ng pagkain. Food for free. Like that. Dami-dami ninyong pera. Eh, tulong na lang ninyo sa taong bayan. Mga Children's Street. Eh. Makakain ha, di ba? Children's Street, makakain ha. Kasi may food free na. Okay. Kain na yung ano, mga bata sa lansangan. Dahil hindi yung food free ninyo. Sabi, makapagmamalikin ninyo, kung mayroong Duterte Kitchen, o mayroon din kami, Celebrity Kitchen, dito na tayo. Ayan, okay yan. Hindi yun ano, hindi yun masama na gawin ninyo. Tulong na lang ba? Tulong sa buhay ng mga Pilipino kasi kayo ang mayroon. Ganun ba? Huwag niyo ipagmamalaki yung mamahalin niyo ng gamit kasi ang Diyos hindi yun matutuwa. Kahit kailan hindi matutuwa sa inyo ang Diyos pag ganun ang ginagawa niyo. Tulong-tulong kayo dyan. Mga lahat ng celebrity, madilaw o yellow o green, wala kayong paraan na matumbasan ninyo ang nagawa ni Duterte. Eh, kasi ano kayo eh, batikos kayo ng batikos, wala naman kayong nagawa. Ano
ba nagawa ninyo? Yung magpapatawa kayo na sisiraan naman ninyo, binubuli naman ninyo mga tao na kaya kayo nagkapira dahil nambubuli kayo. Maganda ba yun? Hindi ah. Hindi yun dapat gawin sa ano, sa entablado tapos binubuli. Lalo si Vice Ganda, talagang kumikita yan ang kumikita siya. Yun ang hanap buhay niya, eh, pambubuli. Diba? Agree kayo, mga friendship? Ang, yun yung hanap buhay niya, eh, pambubuli. Kaya siya nabubuhay dyan dahil nambubuli, nagkapira sa pambubuli niya. Totoo naman yun, eh. Tawa na naman sila. Wala nang mag-attend sa'yo sa ano. Wala, okay nang mag-concert-concert kasi wala nang manunood sa kabayo kung saan-saan mo yung kabayo magpunta. Karma na, karma is real. Na tauhan na nga ang mga taong bayan doon na, ay, bakit ba kami manood sa iyo? Kung latlaitin mo lang ang pangulo namin, grabe kayo. Kung ano-ano lang po na sasaban ninyo, pagsinsabi. Kahit pa ma-artista, kahit pa ma- newscaster, o kung sa newscaster tayo, dito tayo kay Mel Chanco, ayan. Dito tayo kay Vicky Morales, kala mo matutulong tao. Hindi naman pala. Si Jessica Soho. Napakanya niya ang mukha ni Bungbong eh, sa picture. Akala mo ba? Akala mo sana yung mukha mo. Akala mo ba, Jessica Soho, nakadagdag yun sa ano mo, popularity? Ha? Anong tanong dyan? Anong sinabi ng taong bayan sa'yo? Ikaw ang baboy ka, ikaw pang umapak sa, ano, mukha ng presidente namin? O tuloy, naging baboy ka. O, matabang baboy. Eh, inapakan mo naman yan na ni Presidente Duterte, o ni ano, BBM. Habang nag-newscast siya, habang nagbabalita, napaka ni Jessica Soho. Ganun ba ang may ano? Ganun ba talaga ang mga may pinag-aralan? Tanong ko lang, Jessica Soho, ha? Kung pupunta ka sa ibang bansa, ay, pumunta ka sa mga community, Filipino community, dito ka pumunta, di ba? Papaya ka namin. Hindi na yan makapunta sa mga Filipino community, lalo na yan sa mga bongbong supporter. Hindi. Hindi na. Huwag ka nang pumunta dito, Jessica Soho. Huwag ka nang mag-ano na community, Filipino community, dahil inapakan mo ang mukha ni Bongbong Marcos. Kagaya na rin na inapakan mo ang 31 million mukha na sumusuporta kay Bongbong Marcos. Nawala na yung ano mo, yung pagka-professional mo, tanggal. Pati pagkababoy mo na additionalan. Hindi ka nahiya nun. Nakapitos ka sa 31 million, Jessica Soho. Sa ginawa mong yan, kung mag-broadcast ka pa naman, nakala mo kung sino kang parang anghel. Oh my goodness. Yun pala, walang mudo. Wala naman talagang mudo niyan. Anong ibig sabihin niyan? Picture ng presidente. Tumakbong presidente, inapaka ng isang mang ano ba yun? Siguro sinabi ng management nila. Siguro, sinabi ng management. Aapakan mo lang ang mukha na yan. Bayaran kita ng 1 million. Ayun! There you go! Inapakan niya. Dahil, ayan, nakarili na yun. Rili na galit kasi siya dahil hindi sumipot si Bongbong. Eh, kahit ako naman, ba't ako sisipot? Kung sasabihin lang niya, anak ka ng mga nakaw, anak ka ng diktador, sisipot pagkababa? No way! Hindi. Wala naman silang bukang bibig. Kung hindi, papahiya lang nila. Papahiya lang. Akala mo naman, mga anghel yung mga anak ng sindik. Akala mo naman sila, mga anghel na magsalita. Akala mo, wala makasalanan. Kaya lang nila inimbitan para pahiyain. Oo, imbitahan lang ni Jessica Soho para pahiya. Matagal na yung ginagawa ni Jessica Soho eh. Tapos, kasi nga hindi niya nagawang kausap na wala kasi ang malaking pira nun, napaka na lang niya yung mukha ni Bongbong Marcos.
Sabi siguro ng management, apakan mo lang mukha niyan. Hmm. Habang nag-broadcast ka, bigay ko sa'yo isang tatak na 1 million. Eh, ito nung baboy na yan. Baboy na lang tawag ko sa'yo. Baboy naman yung galing mo. Mukhang pera. Eh, ganun yung mga newscaster eh. Mga mukhang pera. Maliban na lang sa inyo. Maliban na lang sa inyo. Siyempre, mayroon ding mga ano, nag-newscast. Mga ano ba yun sa Tagalog? Yung mga reporter ba? Mayroon ding mga ano, yung bang takot sa Diyos siya. Mayroon ding gano'n, siyempre. Mayroon ding takot sa Diyos na bakit ko gagawin yan na hindi naman totoo. Mayroon din. Siyempre, mayroon ding takot sa Diyos. Pero yung mga yan, yung mga oligarcha, hindi naman takot sa Diyos. Kahit palitsunin yan doon sa ano, sa impyerno, hindi na yan takot. Maraming mga ano dyan. Kami dito, nakikiramdam lang kami, nanonood lang kami, pero kung may timing kami na makapagsalita kami, magsalita kami siyempre. Marami din kaming na lalaman dyan. At saka mga sources namin, mga Isinay News, Larigadon, o basta. Tigilan na ninyo ngayon. Kasi ano na kayo, pistado na kayo. Yung pagmamind conditioning niyo sa mga tao, wala na. You're done. Alam na ng mga taong bayan na gano'n na ang ginagawa ninyo noon pa. Mag-report kayo na walang katotohanan, fake news, bias. Pasalamat nga talaga kami dahil si Duterte, si Tatay Digong nanalo. Yun lang, yun ang umpisa eh. Kasi yung noon, mayroon kaming ano, pero hindi man kami maka, hindi man tayo makasabi-sabi talaga kasi baka hindi totoo, di ba, no? Eh, presidente na nagsabi na ganun kayo. Di pa ba kami maniwala? Big source na of news? Maniwala kami, siyempre. Mga oligarchs na kayo, pira-pira lang. Ang buti sa inyo, lagyan ang pirang bunganga nyo. At hindi na makapagsalita. Kung kayo na pira ang bunganga nyo ba? Kasi hindi sila satisfied sa mga pinipita nila eh. Hindi sila satisfied doon. Gusto ko nila ng milyon-milyon. Ayan. Pakan mo yung mukha. Diba? Viral yun. Maraming nakapanood nun, inapakan, pero wala lang si Bongbong Marcos, wala lang. Ayun ang ano, matinong presidente. Wala lang. Parang hindi nakakita si Bongbong Marcos, di ba? So, sabi ng Diyos, eh, kung batuhin ka ng pandisal, batuhin mo ng pandisal. Pero meron na mga tao talaga na ayaw nilang ganun. Talagang anuhin nila. Palpalin nila. Ayan, sinipalpal si Gusi kasi yung mga tao, ayan. Ang kababuyan niya, lumabas. Maraming mga ano dyan, mga kontratang gobyerno, mga rebelde, tapos na kayo. Tapusin ang sabi ni Tatay Digong, ipaaway pa ba tayo ng 50 years? Hindi na. Pisto. Pisti na. Pisti. Okay. Saan ko Tatay Digong eh? Okay. Saan kayo, Tatay Digong? Talino ninyo, nawala. Benigyan sa Kuzue, mga ano lang yan sila. Mga ano lang, bibitsugin lang yan. So what? Yan, kapaniwalaan ng mga taong bayan. So what? Alam naman namin yun. Dahil ang mga taong bayan, hindi na nakikinig sa inyo eh. Kayo ang mga, ano na ngayon, mga basura. Hindi ako nakakita ni Jesse Casuho, ni Vicky Morales. Maganda na ang ano ngayon. Ang Dolomite Beach, ano na, wala.
vloggers na ang ano natin. Mga vloggers na. Nahala. Sige. Tapos na ang ano, kaligayahan ng mga ano. Tapos na ang kaligayahan ng mga oligarchs. Kaya, done na. Salamat mga friendship. I-like, i-share ninyo ang video ko. And God bless. Until next time. Bye-bye.